take a look around. Not gonna make the same mistakes, no way, 'cause I'm letting everybody down. And it seems so very clear that I'm just wasting my years. No, it doesn't feel the same going through the motions without you, babe. 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 Oh, one, two, three. I wrote a note upon my hand today. It said I should take a look around. Not gonna make the same mistakes, no way, 'cause I'm letting everybody down. And it seems so very clear. Hi, Marvinatics! And today, bago kami mag-impake, we decided to show you kung ano ba yung mga ginagamit naming gear or equipment when we go camping. Dahil, ano gagawin natin? Camping! We are going camping! So if you want to know kung ano ba yung mga basic na equipment, gear na dinadala namin when we go family camping, this vlog is for you. So please stay tuned and watch this vlog. But before anything else, please subscribe to our channel, Alfie Angelica, and also to our Instagram account at Alfie Angelica. So let's begin! Okay, so mag-start kami sa pinaka-importanteng equipment namin whenever we go family camping. So, ang first talaga ay tent. Actually, kapag mag-family camping naman kayo, pwede, marami dyan mga camping sites na pwede kayong mag-rent or may ino-offer sila ng mga tents for rent. And then, you can camping anywhere, also in Bayula Land Viewscape and Quest Adventure Camp. You can camp there. Pero kami, since meron nga pandemya at meron kaming bata, we decided that we just wanted to invest in a family tent. So we decided na since kasama na namin si Summer at madami talaga gamit whenever you go camping with a child or with kids. So itong kinuha namin is yung Nature Hike. Good for 4 people. Oo, kasi tatlo kami. Tapos yung plus yung mga gamit namin. Tapos ito talaga yung pinili naming tent dahil ito yung kanilang mesh tent. So, ibig sabihin, mesh yung cover niya. Pero, dahil nga mainit dito sa atin, so, pwede naka-mesh lang para pumapasok yung hangin. At, kapag umulan naman, meron siyang vestibule or yung kanyang parang dry sheet na i-cover mo dun sa mesh. And then, tried and tested na namin na waterproof siya at hindi talaga pinapasok ng ulan. Ito ay nabili lang namin sa Habagat Outdoor sa Lazada. Tanap talaga namin yung lightweight. Hindi kami bumili from Decathlon. Pag may bata, kailangan, eh lahat yan, bibit-bitin yan ng magulang. So, nag-invest na kami sa lightweight. And then, there is a handle so you can carry it. And then a lock so it won't go off. Tapos, madali pa tong i-set up kasi kayang-kaya siya i-set up. Nino, sino nag-set up nito? Si Summer na nag-set up nitong Nature Hike. Okay. Next na pinaka-importante is ground sheet. Wala pa kaming budget para bumili ng ground sheet. Nagamit namin ay mga old or mga recycled na tarpaulin. Panamantagal habang wala pa kaming ground, yung lightweight na ground sheet. So, para saan ba ang ground sheet? Ito yung nilalagay namin sa ilalim ng tent namin. Even if waterproof na yung tent, number one, para hindi siya pasukin ng tubig kapag umuulan. Kasi yung ground, syempre, basa. Walang moisture, hindi malamig sa likod. At third is para maprotektahan din yung base ng tent namin. Kapag mabato or hindi masyadong makinis yung surface, nilalagay namin to para sure kami na hindi mapupunit yung ilalim ng tent namin. So, and then, pag napunit, pupunta yung bato sa loob. Tapos, mahihigaan namin. Di
lang siya masyadong naiisip na importante, pero this is one of the most important, ang ground sheet. So, ang third na important na camping gear, di pwede makalimutan. Ito yung aming medicine kit, gamot namin, yung mga para sa kate. Meron din kaming Lucas Papaw, ointment para kapag may sugat or insect bite. Thermometer. You press this and then put it here. Pang, yung mga medicine namin, pang allergy, ito yung Biogesic, pang sakit ng tiyan, yung aming mga Cremil S, Decolgen. So, marami kami mga medicine dito, mga band-aids. Band-aids! Siyempre, kasama na rin to ng aming kit. Pang-lamok! Pang-lamok, cologne or insect spray. Si Baby, ito yung gustong brand ni Summer na insect repellent. So, ito yung gustong-gusto niya, cologne style siya. Dati, human nature kami, pero ito yung preferred namin ngayon. Tsaka, meron din ako nagustuhan yung Faith, Love, Hope, Skin, Food. Next na importante kapag magka-camping with bata ay ang mga ilaw. Kapag may bata, kapag syempre kailangan ng liwanag, kapag maglalakad sa dilim. So, ito yung binili namin sa Firefly na pang-camping tsaka emergency light na rin namin dito sa bahay. So, dalawa siya. Ayan, dalawa yung ilaw niya. Tapos nahihinaan din siya kung gusto niyo malakas yung ilaw o gusto niyo malaka mahina lang. And then there is a solar in here and you can charge it without a charger. Solar charging siya. So kunyari baby, pupunta kang kayong walang saksakan. Meron din kami ganito, kinukuha lang namin 'to sa cabinet namin kasi magaan, pwede mo lang ilagay sa bulsa. Tapos malakas yung ilaw niya. Ayan. Importante sa amin to dahil may bata ang aming mga timba. Mga foldable namin na timba. And pwede rin namin tong gamitin chopping board kapag ha-fold siya. Ayan. Lalo na kapag malayo yung CR, pwede kumukuha lang kami ng tubig tapos inilalagay lang namin ito sa tabi ng tent namin. Para and kapag... then there's also a tabo. Helmet! Tapos pwede kaming doon maghugas ng kamay, doon maghugas ng paa bago pumasok sa tent. And then for next! Ito yung aming chest, camping chest na binibit-bit namin. Tarp tent. And then, lightweight tarp tent. Nabili namin to sa Brown Trekker. So ito yung sineset-up namin na tarp tent kasama ng aming nabiling poles. So, aside from tent, nagsiset up kami nito para sa kitchen namin para may extra, may added kami protection sa ulan, tsaka init. Meron din kami mga tarp poles. Tayo lang namin siya sa grass. Kakabit na namin doon sa aming tarp tent para may added kaming shelter and hindi kami mababasa sa angge ng ulan. And yun. Then, this is our pots and lutuan. And then, dali lang, sandali lang. Makita mo din mga plato natin. It's a little heavy. Hindi nga eh. Oh, ito yung mga plato namin. Mga lightweight na plato. And then, spoon here and fork here. Spoon here and fork here. Utensils namin na ginagamit. So, yan. Space saver siya. Kasi spoon na siya and fork in one. Ito yung mga lightweight na plato. Mga nahanap ko dyan sa tambak ni Grandma. So, ang ganda siya. Bagay na bagay kapag camping kasi very outdoors yung feel nung mga plato. It's the stove! Ito sa loob ng box na to, nandito na yung aming Fobea Moonwalker. Actually, ito yung stove namin. Yan. Ito yung aming stove. Mini stove siya. Mahilig kami sa mga lightweight para hindi masyadong bulky na bit-bitin. Ayan. Spider stove ang tawag ko dito. Me too! Spider-Man stove! Ayan. Yan yung aming Kovea na spider stove. Nakalagay lang siya dito sa box. So, maliit lang siya. Ayan. Tapos, kakabitan lang namin ng butane na nabibili namin sa mga Korean groceries. Kasi ito ay 50 pesos lang sa Korean groceries. 40 pesos lang pala. 40 or 50 pesos lang ito dun sa Korean groceries. Ito na yung aming cooking gear.
nandito na lahat ng gagamitin namin. And enough na to para sa aming pamilya kasi tatatlo lang naman kami tas bata. Si Summer ang tumutulong, ang assistant ng daddy niya sa pagluluto kaya alam niya to. Ito yung aming kawali. Ay, kadero. May takip. Ayan yung takip. Dito kami nagsasaing ng kanin. Ito nag-gagawa ng ulam. Nagluluto ng ulam kasi meron din siyang kaldero. Ayan, so, pot na maliit. At ito naman yung kawali. Yan. So, dyan, nagpaprito ng itlog. Dyan, yan yung pamprito namin. O, ayan. Tapos, napag-iimpakihin lang. Very lightweight siya. Impakihin lang. Ganyan lang. Para walang kahirap-hirap. Hindi siya bulky. Yung iba, malalaking kawali. Preferred nila yung malalaking kawali. Pero kami, mas gusto namin yung ganito para lightweight. Regalo pa sa akin to ng nanay at tatay ko. No, 2013. Nung nahilig kami mag-camping. Ito yung windshield. Yan. Yeah, windshield. I clean that. Ito yung windshield na binili namin sa Brown Trekker. So, itatayo mo lang siya. Kapag malakas yung hangin, itatayo. Matusok ka ha? Itatayo mo lang siya sa ground. Pero okay lang naman din kung wala. No, I can blow it. Okay lang naman din kung wala. Dahil hindi naman to yung para must have. Ano lang to? Nice to have. Iba pang nice to have, pero nagagamit din namin sa aming family camping, lalo na kapag may bata. Chair! Foldable chairs. Ito pa lang yung una naming compact na foldable chair. Tapos, ito naman yung kay Marvin. Ito ay yung mga libre lang sa duty free na foldable chair. At malaki pa siya actually, di pa siya compact. Tapos, yung mga tables namin, ang ginagawa lang namin, kung ano yung mga cooler namin na Coleman, kung saan nakalagay yung mga pagkain namin, yun din yung ginagawa namin na table na kainan. Tapos, sineset up lang namin sa palibot nun yung mga foldable chairs. Nabibitbit din kami ng mga clean canteen namin. So, tagi-tagisa kami. Nagdadala kami ng Coleman na cooler. Tapos, pinupuno namin yun ng yelo. Tapos, onting tubig. Good for 2 days na. Tapos, nilalagay lang namin dito sa clean canteen. Kasi kung familiar kayo sa clean canteen, very important siya. Kasi kahit na isang buong araw ito, na kahit nasa labas, nakabilad sa araw, hindi iinit yung tubig na nilagay ninyo dito. Nice to have din is yung sleeping bag. Preferred namin na sleeping bag dahil ito yung meron kami na regalo sa akin to noong 2013. Yung makapal na sleeping bag, so ginagamit na rin namin siya as kutsyon ni Summer. Ang bibili naming neck para sa amin ni Marvin is yung egg crate pad para lightweight siya and foldable. Tapos yun yung pwede namin ilagay sa ilalim ng tent namin. So, tsaka ginagawa na rin yung kumot. And then, yung sa amin is mga sapin-sapin lang, mga makeshift na magagaang sapin-sapin lang sa amin ni Marvin. Di na rin kami nagdadala ng mga unan dahil ang ginagamit na lang namin is yung mga damit namin na nakalagay sa pouch yun na yung inuuna namin. And lastly, nice to have is bag. So, ito yung mga camping bag namin. So, ito ay 2009 pa yata na sa amin. 2009 or 2010. So, ito yung akin. Ito yung bag ko, Deuter. 32 liters itong Deuter ko. Tapos, may rain cover na rin siya. Tapos, ito naman yung kay Marvin. North Face na bag. 65 liters naman yung North Face niyang bag. Ito yung ginagamit namin kahit na car camping para lahat ng mga gamit namin dito, isasaksak lang namin dito. Free yung kamay namin para maaalalayan or mabubuhat namin si Summer habang yung mga gamit namin ay nakakabit lang sa likod namin. Kasi ayoko yung maraming bit-bit sa kamay, yung mga naka-plastic bag, naka-eco bag. Ayoko din yung naka-stroller dahil kung akyatan or maputik yung daan, at least naka-backpack. So, hindi naman siya must-have, pero maganda rin mag-invest katulad sa amin. Ilang taon na sa amin to at iba't ibang probinsya na sa Pilipinas tsaka iba't ibang bansa na yung narating nito. Okay, bye-bye Marvin Addicts! Watch our camping vlog so you know more about camping and soon you can go camping too! So sana sa susunod namin na camping gear setup, medyo makukompleto na namin yung mga gamit. So, ayan na! Ito na yung mga ginagamit namin. And then bye-bye! I'll miss you until the next camping! So ito na! Bye-bye!
susunod, see you sa susunod namin ipopost na camping vlog. Yeah, and then you should be there to watch our camping and soon you will too. Please like and subscribe. Please, bye. Please don't forget to like and subscribe. Bye, Marvina.